女士们、先生们，大家好，我的名字叫懒又凉，我现在在中国北京，然后呢，我就告诉你们，我们的菲律宾总统是个好人，他也是一个很聪明的人呢，可是有很多菲律宾人不知道他的原因还是他的目的就是什么呢 ？OK， magandang araw po sa inyo lahat。Ako po si Orion, nandito po ako sa Beijing, sa China. At gusto ko po sanang kausapin kayo tungkol sa ilan sa mga sinasabi o sa mga ginagawa ng ating Pangulong si Digong Duterte. Maraming Pilipino po ang medyo hindi nakakaintindi sa mga ginagawa niya. Kunyari yung mga nasasabi niya, yung mga pagmumura niya. Ako po ay isang mahilig sa history, mahilig sa geopolitics. Hobby ko lang po yun dahil nasa IT po talaga ako. Pero ang masasabi ko po mga kababayan ay may katuwiran po siya sa mga ginagawa niya at meron talaga siyang intensyon, meron talaga siyang sinasadyang gustong mangyari. Okay? Kung tutuusin mga kababayan, yung mga kunyari magmumura ka, ganyan, sa mga diplomatic community, hindi po talaga nakakapagpabago ng policy yan ng mga ibang bansa. Ang nagpapaiba ng policy ay ang pag-iiba mo ng policy. Siyempre, mag-iiba ang policy ng US sa atin dahil sinasabi nga natin na kinakailangan natin kausapin ang China. Pero, walang kinalaman yun sa pagmumura. Yung pagmumura na nangyari ay may kakaibang rason. Okay? Ang dahilan niyan ay kakaiba. So, marami po nangyayari talaga na kinakailangan maintindihan ng maraming tao. May bigger picture po na pinag-uusapan dito. Okay? So, maaalala po ninyo na may mga nabihag ang Abu Sayyaf. Di ba? So, may malaking problema na kinakailangan ayusin at ang mga iba sa mga makakapagtulong sa pag-ayos niyan ay mismong mga kapwa Moro. Di ba? Kasi marami dyan, lalo na't yung mga taga MNLF, ay kilala nila sa kanilang komunidad kung sino ang mga taong baka nga may kinalaman dyan sa Abu Sayyaf na yan. Kinakailangan ni Digong Duterte, ng ating Pangulo, ang tulong ni Nurmiswari at ng MNLF. At alam naman natin po na ang MNLF at ang MILF ay medyo ano sila, gusto nila kay Digong dahil may pagmamalasakit si Tatay Digong sa mga Muslim nating mga kababayan. Okay? So, yung nangyari pong pagsasalita ni Pangulong Duterte tungkol sa Budadjo, sa massacre ng mga Moro, ng lalo na't mga Tausu, importante pong maintindihan kung bakit niya kinailangan sabihin yan. Kinakailangan niyang ipakita sa mga Moro na hindi siya takot na kausapin ang US tungkol sa kanilang mga sala. Okay? Sa ating mga kababayan at kapatid na Moro. Kinakailangan niya ipakita yan. Kinakailangan niya ipakita na meron siyang pagmamalasakit at hindi siya nahihiyang sabihan ang Estados Unidos. Hindi naman talaga si Obama ang kausap niya, kundi ang Pangulo ng Estados Unidos. Okay? Posisyon, hindi naman si Obama ang kausap niya. Mabait sana si Obama. Mabait naman si Obama. Hindi naman gustong gawin ni Duterte ang kay Obama. Pero kinakailangan niyang kausapin ang Estados Unidos, ang US. Okay? So yung mga panggugulo ng US, talagang maraming naiinis diyan yung nakikialam sa ginagawa ng ibang bansa. Talaga kaya nga maraming ibang bansa nagagalit. Ang Pilipinas sa matagal na panahon masyadong naging tuta ng kano. Totoo 'yun. Naging masyado tayong tuta ng kano. Lahat ng mga taga-ASEAN ang tingin sa atin, ayan na naman yung mayabang na pulubing mayabang. Dahil meron siyang patron na mayaman. Ang tingin nila sa atin, ganun. Mayabang kasi, kung kumilos tayo mga Pilipino sa world stage dati, sa diplomatic circles, parang tayo, mayabang tayo dahil sa, para tayong nakaupo dun sa isang, kumbaga, nakatungtong tayo, isa tayong ibon na nakatungtong sa isang kalabaw, di ba? Na malaki. Malaki yung kalabaw, tapos nakatungtong tayo. Parang ganun eh. So, medyo mayabang ang mayabang tayo dati at masyado tayong tuta ng kano. Kung ano yung gusto nila, talagang susunod tayo.
talagang chuchuwariwak, nagiging ano, chuwariwak boys tayo, 'di ba? Backup singer ng US. Kumbaga may sasabihin ng US, chuwariwak tayo. Backup singer nga eh. Magbe-blending pa tayo sa kanila. So, gusto niya ipakita ni Duterte na hindi na tayo ganyan. Gusto niya ipakita sa ibang mga bansa na hindi na tayo ganyan. Lalo na gusto niya ipakita sa China na magpreporsyo siya ng tinatawag na independent foreign policy. Which is important to show kasi nga nangyari dito, nagkaroon tayo ng kayabangan nga. Nagkaroon tayo ng kayabangan nung time ni Aquino, ni Noynoy Aquino, okay, na parang nag-ano tayo, nakisama tayo dun sa pivot to Asia ng US. Okay? At dahil sa mga yung mga pinag-usapan ng Pilipinas at ng US, nagkamali yata ng pagkakaintindi ang Pilipinas dun sa anong gagawin ng US. Akala yata ng Pilipinas, nung time ni Noynoy, na kung ano man ang gagawin ng Pilipinas para idepensa ang kung ano man yung sinasabi natin atin, ay sasama na ang US. Okay? So yung Scarborough Shoal, for example, Scarborough Shoal, may nagfi-fishing doon ng mga Chinese fishermen. Eh, kasi talaga naman matagal ng shared resource yung Scarborough Shoal na yan. Pumupunta dyan ang mga Chinese at saka mga Filipino fishermen. Di ba? Wala namang gulo. Bigla na lang, nung nakakita, nagkaroon ng surveillance ang Pilipinas, nakita may mga fishermen dyan, nagpadala tayo ng, naging mayabang tayo eh. Nagpadala tayo ng Navy ship. Okay? At hindi lang sa ganun. Eh talaga pinunta natin, nagboard pa tayo dun sa kanilang mga fishing vessels. Para bang ginulo natin sila. Siyempre, sasagot ang China dahil sa ginawa natin. At naman itong si US, sinabi, hoy, ano bang inakala ninyo? Papasok kami dyan sa ganyan, sa gulo na yan? Hindi. Papasok lang kami kapag in-attack kayo. Hindi naman tayo na-attack ng China eh. Kaya hindi rin pumasok ang US. Na kawawa ang Pilipinas dyan. Kasi kinailangan nang umalis nung naval ship natin. Dahil sinabi nga ng US, hindi kami tutulong sa inyo. Kasi wala namang, hindi naman part ng mutual defense treaty yan. Okay? Kasi kinakailangan talagang may attack. Wala namang attack eh. Pumasok, tayong nauna nga eh. Tayong naunang nagpadala ng ano dyan eh. Ng naval ship, di ba? So anyway, so nangyari, nagkaroon ng problema tayo with China. At kinakailangan natin ayusin yung problema with China. At hindi makikinig ang China kung ang style natin ng pagsasalita sa China ay huwag kayong gaganyan sa amin kasi kasama namin ang US. Kasi ang gagawin ni China, talaga, saan si US mo? Ba't hindi mo kasama? Yan ang mangyayari. Kawawa tayo. Hindi tayo malakas na bansa eh. Nakasalalay lang tayo sa US. Tapos si Estados Unidos, hindi naman tutulong talaga sa atin. Di ba? So, ang kinakailangan talaga natin ay kausapin ang China. At ang China naman, sa totoo lang, ay madali namang kausap. Kasi ang China, ang style nila, kapag nakita nila nakikipagkaibigan sa kanila, pagbibigyan ka. Kasi gusto rin naman nila ng mga kaibigan sa world stage eh. Okay? Kaya nga, napaka-generous nila sa mga bansa dun sa Africa. Ang dami nilang binibigay na mga tinatawag nating mga infrastructure deals, mga loans, at saka mga aid talaga naman. Pero yung aid, at actual investment in infrastructure ang ginagawa nila. At hindi sila nakikialam. So, medyo kapag naging kaibigan ka ng China, hindi ka gagaguhin. Okay? Sa totoo lang, ha? Okay. Sa totoo lang, win-win sila mag-isip. So, si Digong nakita niya to. Alam din ito ni Yasay. Alam na mga tauhan ni Digong na ganun ang style. I mean, kung iba sana ang patakaran, pwede naman sana tayo maging napaka-loyal sa Estados Unidos. Pero, hindi eh. Hindi naman tayo nung nagkaroon ng yung Navy ship na pumunta doon, sumama ba ang US? Nakitulong ba sa atin? Hindi. Diba? Kasi ang reason kung bakit papasok ang US sa gulo natin, kapag na-attack tayo, dun lang sila papasok. Okay? So ngayon, so may gulo tayo with China, kinakailangan ayusin, so, kinakailangan natin ipakita, kinakailangan ni President Duterte na ipakita sa mga Chinese sa China, dito ako ngayon sa China, kailangan ipakita na
na seryoso kaming nakikipagkaibigan sa inyo, nakikipag-usap sa inyo, at hindi kami nakikisakay sa likod ng US. So yung kanyang ginawa ni Duterte, na yung parang nagalit siya na huwag, bakit siya makikialam sa internal affairs natin sa Pilipinas? Tama lang yun. Tama lang yun na ipakita na hindi kami tuta ng kano. Kasi ngayon, mas may engganyo ang China na kausapin tayo. Okay, second. So yung sinabi kong Abu Sayyaf, si Nur Miswari ay isang tausug. MNLF leader siya. Nakakatulong siya sa mga ganyang klaseng bagay. Kung baga, dahil may mga marami siyang contacts. Ano? Ngayon, nagkakaroon ng bakbakan dyan sa Hulo, di ba? At marami na tayong mga pinapadalang mga tropa, mga ano natin, mga forces natin, mga army. Importanteng ipakita sa ating mga kapatid na Moro, lalo na sa ating mga kababayang mga tausug, na hindi ang mga tausug ang pinag-iinitan dito, kundi ang Abu Sayyaf lamang. At importanteng ipakita ng Pangulo, nakakampi niya ang mga tausog. Kaya nung pinakita niya, pinag-usapan niya ang mga massacre na ginawa ng mga Kano, hindi niya pinag-usapan, pinasakre niyo yung mga katipunerong lumalaban sa inyo nung tinaksil niyo ang aming mga ninuno. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, minasakre ninyo ang aming mga kababayang mga Muslim, ang aming mga Morong mga kapatid. Ang sabi nga ni Digong, you killed my ancestors. O ngayon, maganda ang mensahe nun sa ating mga kapatid na Muslim, sa ating mga kapatid na tausog. Alam na nila na meron tayong meron ng the first Moro president of the Philippines. Okay? So, importante po yun. At ang mga sinasabi ni Duterte doon sa yung nagkaroon siya ng presentation na pinakita niya yung Budadjo, halos lahat ng mga pinag-uusapan niya ay sa totoo lang ay pinag-usapan ng matagal na ni Nur Miswari. Okay? Marami sa mga sinasabi niya actually ay mga sinasabi ni Nur Miswari. Yung Budadjo, Budbagsak na yan, pinag-uusapan ni Nur Miswari yan. At nagsabi dati si Nur Miswari, mga ilang taon na yon, sinabi niya na lumalaban siya sa Aquino government at lumalaban siya dun sa Estados Unidos at pumapanig siya sa China. At ang sinabi niya, dahil ang Estados Unidos minasaker ang aming mga kababayan, ang aming mga kamag-anak, minasaker ang maraming mga tausug. Okay? Yun ang sinabi niya. At sinabi niya, ang China ay hindi, noong pa man ay hindi man lang ng gulo sa amin, sabi niya. Kasi ang Emperor of China daw ay re-recognize ang sultanates natin. Ang Sultan of Sulu, especially para sa mga tausog, as in, sila, kumbaga may cordial relations with China. Kaya ang sabi ni Nur Miswari, yun ang sabi ni Nur Miswari, hindi ito yung mga paniniwala ko. Ito yung sinasabi ni Nur Miswari. Sinabi niya, mas papanig pa ako sa China kaysa sa US. Kasi ang US, minasakar kami. Ang China, wala man lang ginawang ganyan. At re-recognize kami. Hindi man lang sila they recognize our sovereignty. Yun ang sinabi. Okay? So, ang mga sinasabi ni Duterte kay Obama tungkol sa Budadjo, yung ibang mga sinabi niya, nakakapagpaganda ng loob yan sa lahat ng mga MNLF leaders kay Nur Miswari at sa maraming mga tausog. May isa na tayong kakampi at ikaisa namin siya, isa sa amin siya. Isa siya sa aming mga, kumbaga, kamag-anak din namin siya. Ha? Moro din siya. Yan ang sabi ng maraming mga kababayan nating mga bangsa Moro. Sabi ng marami sa kanila, we now finally have the first Moro president of the Philippines. Si Duterte daw. Okay? Totoo naman, meron siya. Ngayon, lola niya is Maranao eh. Diba? Pero, importante po maintindihan yan na may ginawa po siya na may domestic impact. Yung ginawa niya, siyempre, medyo play acting ng konti yan sa US na parang na huwag nyo kaming gagaguhin at wala kayong karapatan na
magsalita sa amin ng ganyan kasi kayo mismo marami kayong mga atraso sa amin. Di ba? So, nagkakataon pa, swak na swak eh, nagkakataon na yung mga sinabi niya ay magandang pakinggan sa mga, sa tenga ng mga MNLF. Kaya, taus-puso talagang pasasalamat ng mga MNLF sa presidente at tinulungan talaga nila siya dun sa pagresolbar ng problema ng Abu Sayyaf. Kaya na napalaya. Okay, kaya napalaya ang mga hostages. Ngayon, hindi niyo siguro naintindihan. Importanteng importante yung pagka-release nung Norwegian, okay, yung Norwego. Kasi ang mga Norwego sila po'y nag-host doon sa mga peace talks ng Pilipinas, ng Government of the Philippines, okay, Government of the Republic of the Philippines, kasi nga GRP. Okay, nag-host ng talks between the Government of the Republic of the Philippines and the CPP, NPA, NDF. Peace talks sa Norway, sa Oslo. So, importante kay Digong Nam na mailigtas niya, okay, yung Norwego na hostage. At importante rin sa kanya na mailigtas ang mga hostage na Indonesian. Kasi mabigyan din ng kumbaga gumanda rin ang loob ni Widodo doon sa kaso ni Mary Jane. 'Di ba? So, importante 'yon. Kaya kinakailangan ni Digong ang tulong ng MNLF, ang tulong ni Nurmi Soare. At binigay sa kanya ang tulong na 'yon dahil nakita nga ni Nurmi Soare at totoong hindi ito acting lang kasi kung sa totoo lang, matagal nang nagsasalita ng ganyan si Digong. Yung kanyang galit sa US, yung tungkol sa kay Mayring, yung kaso na yan na may bombang na pumutok doon sa Davao noong 2002. Ano yan? Talagang matagal nang nag-uusap ng ganyan, nagsasalita ng ganyan si Digong. Okay? Matagal nang medyo may pag-anti-US siya. Okay? Pero, of course, hindi naman niya tayo gagaguhin na yung ties natin with the US will be destroyed. He's just basically saying, sinasabi niya lang, na kayo, wag lang sana kayo makialam sa amin kasi marami rin kayong atraso sa amin. Yun lang naman ang sinasabi ni Digong eh. Okay? At may karapatan siya magsalita ng ganyan kasi mali naman talaga yung ginagawa na manggugulo, di ba? Na nakikialam sa ibang bansa, di ba? Tama lang naman na sabihan ng ganun eh. At saka paminsan, mas epektibo talaga kapag magmumura ng konti. I mean, I'm sorry to say, pero paminsan pag masyado kang mabait, masyado kang magalang, hindi nakikinig yung kabilang partido eh. Di ba? Pakiayos naman yan. O, hindi na maayusin. Oo, tanga na, ayusin mo yan! O, aayusin talaga. Di ba? I mean, natural lang naman eh. Sana naman eh, wag sana kayong maging hypocritical, di ba? Kasi yung, sa totoo lang, ganun naman talaga ang mga tao. Paminsan, kinakailangan murahin eh, para gumalaw eh. O, kumbaga, para tumigil sa panggagago na ginagawa nila. Paminsan kinakailangan kang magbitaw ng mga salita na ganyan. 'Di ba? So, ganun lang po 'yun. Importante talaga ay maintindihan natin ang geopolitical impact na nangyayari. Okay? So again, several birds with one stone. Ha? Maraming ibon pero isa lang yung batong ginamit para matamaan sila lahat. Okay? Yung sa case ng panggugulo ng US, ayan, sinabihan ng huwag kayong manggugulo. Ha? Walang hiya kayo, huwag kayong manggugulo. Pero, nakita rin ni Miss Wari na, oba, ang kwento naming mga tausug, yan ang kwento rin ni Digong, yan ang pinakita niya sa US, yung buddadyo na yan, yung kanilang atraso sa atin. O, diba? Kung baka kita ng mga tausug na kakampi nila si President Duterte. At kaya natulungan talaga ang pag-ayos dun sa problema ng Abu Sayyaf. Kaya nga, si Noynoy, hindi niya, wala siyang ginawa. Tignan nyo, daming namatay. Diba? Kapag si Digong ang nagtrabaho, ligtas. Bakit ganun? Diba? Kasi, si Digong Duterte ay isang napaka-practical na tao. Alam niya kung ano yung kinakailangan gawin para mangyari ang kinakailangan mangyari. Diba? Hindi natin pag-uusapan kung ano yung mga
under the table deals na nangyari diyan sa Abu Sayyaf. Basta ang alam ko ay walang ransom na nabayad. Okay? Ang MNLF ang may ginawa. Kasi ang MNLF malakas pa rin ang, siyempre malakas sila, respetado sila sa komunidad nila. At ang nangyayari diyan, okay? Ang nangyayari diyan, marami silang kilala nila, kilala ng mga leader, ang mga kilala ng mga tao diyan na iba. Mapipinpoint nila sino yung mga may kinalaman sa Abu Sayyaf. At kaya nilang ipitin yung mga yan para magkaroon ng deal para para i-release ang mga hostage. Kaya hindi na tayo papasok sa mga posibilidad na nangyari, pero pulsado silang mag-release ng mga bihag nila. Dahil, ganun eh. Kapag nagsalita ang MNLF, wala silang magagawa. Kailangan nilang sumunod. Or, kumbaga, ano sila eh, parang desperado na sila eh. Okay? So, siguro nagtatanong kayo, anong nangyari? May mga nagsasabi, na may hostage, ano daw, hostage exchange daw. Anyway, so yun po, importante pong maintindihan ng mga tao kung ano nga ba talaga ang bigger picture. Okay? Hindi nagmumura si Digong for the sake of pagmumura. Maraming beses ay talagang may reason. Okay? May katwiran sa likod. Yung sa US, importanteng magpakita siya ng ganyan para makita ng China na, aba, kung willing siya na maging ganyan, ibig sabihin, seryoso siyang makipag-usap sa atin. At ganun din sa kaso ng MNLF at saka si Nur Misuari, na talagang makikita nila na yung napagtatanggol ni Digong Duterte ang kanilang kapakanan. Di ba? Yung Buddha Joe, for example, talagang maraming tao hindi nakakaalam tungkol dun sa kwentong yan. Pero dahil sa sinabi ni President Duterte, ngayon alam na mga tao kung ano ang Buddha Joe. Di ba? So, yun. Pwede naman sanang sabihin ni Duterte, bakit yung pinatay mga katipunero? Kayong mga Amerikano, ba't yung pinatay sina Sakay? Ganyan. Hindi naman yung pinag-usapan si Sakay. Pinag-usapan niya ang mga namasakir sa Buddha Joe, ang mga Moro, ang mga Tausog. Yun yung mga napag-usapan niya. Kaya ngayon, talagang malakas ang respeto at ang suporta ng mga bangsa Moro sa ating Pangulo. Okay? Importante po yun. Hindi po naiintindihan ng maraming tao bakit ganito siya, bakit ganyan siya. Hindi nyo nakikita, may cause and effect. Meron siyang ginagawa na akala ninyo ay pagmumura. Pero actually, sa totoo lang, may malaking implication na nagpapakita ng shift in policy or support for another group. Okay? Yan yung sinasabi na pagmumura lang, hindi po ganun yun. Okay? Meron pong underlying reason po. Okay, sana po maintindihan ng lahat ng tao yan. So, sana magbasa po ng history ang maraming tao. Sana po maintindihan ninyo kung ano ba nga talaga ang bigger picture na pinag-uusapan natin. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Orion Perez Dumdum. Stages, ano, different sets of eyes and ears, magtatanong, then we would check randomly yung mga statements niya, then mararamdaman mo, ano, pero nga, kaya nga, several sets of eyes at every stage para hindi ka mapablindside, kasi baka malay mo, madala ka lang, naging sympathetic ka, then you'd want to believe everything that he has to say. Did you believe him from the start or nung time na nakarating na sa akin, medyo ano na yon, pag kasi humarap na ako, ibig sabihin na clear niya na yung first few stages, then ayun, he checked out. Alam niyo ano, no, I'll have to say this, when I was a cadet, I was a member of this honor committee, the cadet honor committee. And ganun yung ginagawa namin, ano, we investigate and we prosecute and we judge yung mga honor violators. And mainly, since hindi naman kami restrained by the court processes, court procedures, kami ang binibase namin, we extract information, and we get witnesses, we investigate. At nakikita namin based on the demeanor of the
of Bicades, the delivery. So ganun yung nagiging instincts, ano? So for 4 years I was doing that. I became the chairman eventually. So I can say that meron akong eye for such witnesses. So ito na nga, I believe Duterte, ay Mr. Matubato is genuine. He's really a member of the Davao Death Squad. Ngayon yung kanyang mga testimonies, kailangan natin i-validate one by one. And that's what we did, and that's what we're doing. Dahil we'll have to factor in yung edad niya, yung lapses in memory. And remember, itong pagpatay ng tao is a regular thing for him. So, kung since 1988 pumapatay sila, and let's say 1,000 people, so on average, ano yan eh, parang once a week. Diba? Once a week. And ang titignan mo rito, ano eh, mami-mix up niya na yung pinatay niya yung 1992 dun sa 1995. Paano yung, so generally makikita lang niya yung paano nila ginagawa. Sometimes binabaril sa ulo, pinaplantahan ng 38, other times ina-abduct, ginagarote, chinachap-chap, binubusan na oil. So kumbaga may mga ganun siya. But pagka kaya kailangan dito is pigain niya muna yung ano niya. Memory banks niya pagka may mga specific instances. Otherwise, kung randomly tatanungin mo siya, ang magiging instinct niya is generally ginagawa namin ganito. So, if you nitpick, talaga magkakaroon ng inconsistencies. Pero pagka pina ano mo sa kanya, pina-reflect mo talaga deeply these specific instances, flawless yung ano eh, yung recollection niya, lalo na yung mga nag-stand out. What can you say about what Senator Cayetano said, that Matubato is supposedly not familiar with the tools or the materials that they use when they kill someone? But before the show, you were mentioning that that's really his trade. So yung ganito kasi yan, ano, may mga role eh, no, as he described it. Merong mga taga surveillance ng target, may taga casing ng mga lugar. So, siya meron siyang specific skill set eh, yung nanggagarote o yung bumabarel. Yung pagka minsan nagsilay naman yung nagliligpit, he just deals with the tools that's provided. Hindi naman siya yung tagabili. Di ba? That's trivial for a somebody like Matubato, ano, yung ganyan ano. Hindi na yan yung may mga striker na tinatawag, may mga errand boys na tagabili yung mga ganon. And ano nga eh, illiterate siya. So, hindi kasi makarelate si Senator Cayetano dun sa mga bagay-bagay na gano'n, na hindi lahat ng tao alam yung mga nalalaman nung ng somebody like him. Ganun. Yung, Senator, let me ask the first question from social media. Actually, kahapon pa to eh. We have a reader, Vladsky, at Vladis Kimir, sa Twitter to galing. Actually, marami siyang tanong, lima. But two basic questions. Una, bakit walang sworn statement or affidavit si Matubato before you presented or the Senator Laila presented him? And pangalawa, bakit kayong dalawa lang may alam? Parang nabulag tayong ibang senators. Can you explain what happened? Okay. Unang-una, hindi ho yan required. They're saying now na dapat sinama sa invitation, may mga proseso. Actually, prerogative yan ng chairman. And the chairman then was Secretary Laila De Lima. Prerogative niyan, no, kung paano niya i-vet yung testigo, and I believe she did, we did, I did. So, bago naman hinrap si Mr. Matubato. Ngayon yung sworn statement or affidavit, hindi siya necessary. Wala sa rules namin na kailangan yan. Ngayon, nire-raise lang nila ito because they felt they were blindsided at naging controversial nga yung testimony ni Mr. Matubato. Well, sorry to ask, but I don't know if you can speak for Senator Laila, but was there an attempt to blindside the likes of Senator Alan? Kasi nandun po ako nung hearing, nakita ko yung mukha niya para talagang
Hindi mo mapinta eh. Actually, ganito yan, ano? Mm-hmm. This is the first time that I'm going to tell this. Pero, at some point, merong lawyer kasi ito si Mr. Matobato. And, may lawyer? Lawyer siya nung time na nasa WPP pa siya. So, ano, no? May nag-reach out sa kanya. Mm-hmm. Nag-offer to deal na wag na i-mention si President Duterte and Paolo Duterte. Ayaw ni Matobato. Determined siya to expose him all the way. Mm-hmm. So ngayon, then nag-cut na siya ng communication dito sa lawyer na to. Mm-hmm. So at that point, alam niya na alam na ni President Duterte na lalabas na ito at some point. And compromise na rin yung kanyang security. So doon na bumilis yung sitwasyon. So they had an inkling. Ako, I believe it's one of the sources of agitation ni President Duterte at that time. Yun yung time na yung week na nag-rarant siya all over the place. Eh. So, yun yung situation. Mm-hmm. Wala namang deliberate attempt. Gusto lang namin marinig ng buong sambayanan yung istorya niya. Mm-hmm. Kung hindi kasi, they can put up obstacles. Yan, mga sinasabing mga kailangan, may affidavit, mm-hmm. Lahat yan, gagawin nila yan. Eh, dito, nasabi na ngayon nawala silang nagawa to prevent this testimony from happening. Let me see if I get this right. So, bago lumabas si Matobato, meron siyang kausap na abogado who asked him, baka pwede kang mag-testify, pero wag mo banggitin yung Duterte father and son. Okay. Parang ganun ba yan? Parang ganun. Mm-hmm. So, itong abogado na to, abogado niya na ito nung nasa WPP siya. Mm-hmm. I don't know how he got this. Mm-hmm. Itong abogado na to, apparently, some people from the Duterte administration were able to get in touch with him. I see. And wanted to strike a deal with him. And yun na nga ang in-offer nila na basta't bahala na rin sila. Ngayon, nung hindi pumayag itong si Mr. Matobato, nag-cut na siya ng ties. Uh-huh. So, alam niya na itong abogado na to reported back to the Duterte camp and said na hindi tinanggap. So, alam na nilang may lalabas na ganito. Wow. Senator, relatively related to that. I'm not sure if you're in the position to answer it, but this is a question from Chris Rivera from Twitter. Why is there a delay in presenting Matobato and alleged evidence versus Duterte? Why not present before elections? Did you know about him before the elections? No. In fact, si Senator De Lima managed to... custodian yung nagtatago kay Mr. Matobato got in touch with Senator De Lima, I think, the last days of August, the last few days of August. Mm-hmm. So, doon pa lang na isabi niya sa akin, I was still in the US at that time. So, pagbalik ko, doon pa lang pinaspasan namin yung vetting process. Then, kaya namin na-present. Alam nyo, kung hawak ko ito, eh di sana nailabas ko yan. Hindi naman ako namimili ng right time sa pag-present ng katotohanan. So, yeah. So, I'm just gonna ask, nagtatago pa siya at the time of the campaign? Yes, nagtatago siya at may mga nagkup-kup sa kanya. And Natanong niyo ba siya? Bakit hindi siya nilabas ng whoever before the elections? Ako, I'm speculating, ano, kasi nung 2014, ando doon na siya sa Witness Protection Program. But you know the politics in this land, ano, pagkakaalyado mo, hindi mo ginagalaw eh. Probably, they're thinking na since they need the votes of Davao and Mayor Duterte's support in Mindanao. Mm-hmm. So, they didn't want to risk offending him. And that's the reason why yung mga ganitong mga political warlords, umahaba yung sungay eh. Kasi sinasanto ng mga national leaders. Mm-hmm. Look at ang patuan. Mm-hmm. Kaya umahaba yung sungay niyan at naging ganyan niyan because
the national leaders are always looking at the votes that his family will contribute to the national elections. So in fact, sinusuportahan, binibigyan ng project lahat-lahat because of that. And same with Mayor Duterte. Davao is a big area, malaking boto niyan, so ganyan. Going back to the privilege speech, what was your objective in well making the speech first? Okay. And in that fashion, parang three parts eh. Well, alam niyo yung the hearing before that, the one presided by Senator Gordon. I felt the hindi fair para kay Mr. Matobato yung naging situation, ano, yung hinahanapan siya ng butas, nililito siya. And yun na nga, yung difficulty niya, hindi siya magaling mag-Tagalog, hindi pa siya literate. So talagang mahirap, ano? At tapos hinahanapan ng butas. Yun ang difference, ano? Kaya nga, I needed to cite nung when I was still a cadet and nung AFP officer ako, we conduct investigations. When you conduct an investigation, ang objective mo is to extract as much information as you can. Hindi yung mindset nung abogado na hahanapan kita ng butas para questioning credibility mo. So kami, we can get that through by verifying the information that they're saying. Pag sinabi mong dito ka nakatira, pwede namin i-check yan. Pwede na, maraming pwedeng gawin. So, hindi, nakita ko, hindi niya nasabi ng maayos yung storya niya, yung katotohanan na hawak niya dahil hindi siya equipped to do so. So, kaya I presented the findings that I got through my own investigation. So, meron kayo, sa first part, ito yung sinasabi niyo inconsistencies. Yes. Yun naman pala, hindi. Parang may explanation ka. No? Halimbawa, yung pagpasalang kay Richard King, sabi niya, sa may McDonald's, yun pala, wala naman talaga siya doon. In fact, there was a McDonald's very near the place. Tapos yung the second part was yung parang positive statements na, yung positive evidence, so to speak. Yung ID niya, yung payroll. Yung payroll, ganun. So, And then the third part, yun ang medyo nakakagulat kasi ang humingi ka na ng sabi mo, biglang we are facing the prospect of living under a mass murder as president. Yun ang, So, ganun yung logical explanation nun. Kung wala naman inconsistency, tapos because of the positive evidence, sabihin nag-check out lahat sinasabi niya. So, ano saan ito pupunta? Yun na nga yung prospect nun na mass murderer yung presidente natin kasi yun yung allegation niya eh. Di, may problema tayo niyan. Hindi ba at least that warrants a deeper investigation? So yun lang naman yung aking motion. So babalik po ako dun sa tanong ko kanina na do you think the Senate is up to it? And more or less, it depends on the political tie din, sinasabi nyo. Yes, as always, nauunay muna yung mga tao, yung public sentiment. Pagkatapos nun, yung mga politiko magtatalunan na yan. It's sad, but that's how it works. So, for kumbaga, mga trailblazers like us, ano to eh, mabigat yung role na yon na mag-spearhead ng mga investigations or yung opposition. Mabigat na laban po yun. Senator, question from River Phoenix 007 on Twitter. How are you going to ensure the safety of Mr. Matobato in the light of the expose? Actually, we can't. We can't ensure his safety. So, ang kwan lang dito is that mantle of protection by the committee. Kasi yung committee nag-rule na under protective custody siya ng committee. So, yun na lang yan. That's the most that we can give. Is he expected back tomorrow sa resumption ng hearings? Minove na nila yung hearing. Ah, so kailan na ba? I don't know. October 3. So, October 3. Yes. So, is he expected back there? Yes. And the policemen that he identified are also expected to be there. Okay. Pero in executive session? No. I believe
yung kuan nila is ano na open session na. After your privilege speech, because of your privilege speech, ano ba nangyari doon? Naalala ko yung sa rules. Yung usapan noon was executive session muna. I pino-float lang nila yon yung mga how to handle it. But I believe magiging moot na yun kasi ako confident Mr. Matubato would be able to identify each and every one of them. Mm-hmm. But magandang ano yan, exercise to test the credibility of Mr. Matubato. But pero nga, looking at the positive evidence that you presented, ilang beses na banggit yung City Mayor's Office or yung heinous crimes investigation section. So parang meron ng and even the way he recited the names, ano, sabi ko nga, sinasabi na coached witness, sabi ko nga, can you teach me how to coach an illiterate witness, paano mo ipapamemorize yung mga pangalan na yun? Mahirap yun eh. Di ba bibigay mo, sabi ko nga, ako nga kahit mag-rehearse ako 100 times, I wouldn't be able to pull it off the way he did. So when you say illiterate, talaga hindi siya marunong magbasa? Hindi siya marunong magbasa. Na, you saw that for yourself? Yes. So halimbawa, kung tuturuan siya, sabi mo Arturo Las Cañas, isusulat nila, hindi rin niya mababasa. Hindi niya mababasa. Parang ganun. So kailangan sasabihin, if ever. Sasabihin sa kanya. Mm-hmm. Pero alam niyo naman, people na mga nag-e-exam na that's impossible to do, no? Mm-hmm. Yung sasabihin lang sa'yo, tapos when you memorize, talagang binabasa mo. That's how we do it. So, ganyan po yung ano challenge niyan kung talaga i-coach. Kaya hindi na, we don't talk to him, we don't brief him. Mm-hmm. And remember, after 10 hours, more than 10 hours of grilling over 2 days by the senators, and the most that they found were inconsistencies. Mm-hmm. Na yun na nga, as I explained sa privilege speech ko, nawala naman. Mm-hmm. Mm-hmm. Or minor, trivial, if any. Senator, a question from the same Twitter user. Currently, the President and the DOJ are bent on crushing Senator De Lima at all costs. Do you think you are next? Actually, parang nung during the latter part of the campaign, sinimulan na ako nun eh. Mm-hmm. I assumed na when I joined in this expose, I assumed na bibirahin ako. Mm-hmm. Pero yun na nga, hindi naman yan bago sa akin. Nangyari na yan nung panahon ni GMA. Mm-hmm. Hindi naman na masarap na feeling yon to be subjected through that. But kailangan nung gawin. Naalala ko, when we first interviewed you, when you're running for vice president, nabanggit niyo na tinanong namin kayo, paano pang manalo si Vice President Binay? Tapos you said something like, edi kulong. Parang gano'n. No? So, pero ngayon, do you feel that that's a prospect under... Definitely. Mm-hmm. In fact, I'm totally aware that they have sets of lawyers trying to find anything that can put us away in jail or magkaroon man sila ng leverage. Parang ganun eh. May mga, in fact, they're even checking the amnesty provision. Baka may pwedeng bawiin. Parang bawiin. So, ganun lang talaga yan. Mm-hmm. And nakita ko nga, lahat ng mga underhanded tactics, if you look at what they're doing kay Senator De Lima, it's on the table. All options are on the table para lang makuha nila yung end nila. We can talk about that later. We can talk about also some of the things that you did during the campaign that maybe got their attention. Ano? Mm-hmm. Yung kay after your privilege speech, can you give us an idea? Anong sense mo? Anong reaction ng mga senators? Kasi ang focus ng marami, yung nagtatalunan kayo ni your friend, Senator Alan Cayetano. Was there something that we missed while that was going on? Was there other things, were other things happening in the Senate? Well, yung mga private conversations doon, marami nagsabi na ganun pala. Mm-hmm.
akala kasi nila talaga, pag tinignan mo lang kasi si Mr. Matubato, baka ang tingin mo sa kanya, farmer, or yung ordinaryong, mm-hmm. yung man on the street mm-hmm. lang. Mm-hmm. Hindi mo nakita siya as the hitman mm-hmm. that he claims to be. Mm-hmm. So kaya nga yung picture doon na may, yung may baril siya, mm-hmm. That changed the image eh, instantly. Mm-hmm. Plus, the documents that followed, lumiwanag sa kanila that this guy indeed is a member of the Davao Death Squad. Mm-hmm. Senator, why do you think a group like the Davao Death Squad was able to operate for so long? And is it still operating? Ganito kasi, no? Yung setup niya, ando dun siya under the office of the mayor. So, ando dun yung heinous crime unit. As claimed by Mr. Matubato, yun yung Davao Death Squad. So may pondo sila, may yung peace and order funds ang pinagkukuhanan, ano? Based on the last budget, parang almost 800 million ang pondo nila diyan. So ginagsan kung saan nila ginagamit. Walang pwedeng mag-imbestiga sa kanila kasi hawak naman ng mayor yung chief of police. So they can do their thing with impunity. Do you think this is connected Legal. To what is happening now with the vigilante groups? You think some of the vigilante groups are under police operations? I believe walang vigilante group. Yung meaning, ako, I'm not connected with anybody. Parang I just took it upon myself to kill mm-hmm. addicts. No, walang ganon. Yun yung sinasabi nila na ganon. But how would I know whom to kill? Diba? Yung pinapatay nila, yung mga nasa listahan mm-hmm. ng mga nag-surrender, ano? And yung mga finid ng mga kapitan. Sa akin, magkakasama yan. Yung, in fact, even yung mga nanlaban, if at all, ano, lagay mong out of 100%, kung may nanlaban naman talaga, mm-hmm. siguro mga 1% lang. Mm-hmm. All the rest, as mentioned by Mr. Matubato, ganun yon. Tinutumba, pinaplantahan ng 30. Those killed by unidentified men, do you think these unidentified men are police or civilians connected to the police? Pwedeng police mismo or mga assets ng police, police in plain clothes. Pero ganito yan, ano, to be fair sa police natin. Kahit papaano na professionalize ni President Aquino yung mm-hmm. PNP, ano? He picked the right guys to be PNP chief. So, walang nawala yung ganyang culture. Pero may mga police na willing gumawa ng ganyan. Pero not all was this mm-hmm. mga units ng mm-hmm. PNP, may mga police na pwedeng gumawa ng ganoon. So, kung nape-pressure sila, ang information ano daw, they're being pressured dahil may, parang may quota. Mm-hmm. Wala namang specific number, but pag sinasabing, wala kayong ginagawa dyan, mm-hmm. ibig sabihin, walang bodies na lumalabas. Pagka walang bodies, you can be relieved. Ano? So, ganun yung measure of performance is the number of bodies mm-hmm. killed. So, yun yung this is the rumor now. With the police. Oh, sa akin kasi, yun eh. Yun lang yung pwedeng nangyayari, no? Yung vigilante thing, yung may group na mm-hmm. totally not connected. I don't believe that. Mm-hmm. I also do not believe na yung mga drug lords are killing their own people kasi, sabihin nun, nawala na tayo ng control. Mm-hmm. Hindi ganun eh. Wala pang level sa ganun tayo. Nowhere close tayo sa Mexico o ano. So, etong mga nangyari nito, ganun yung modelo nila, yung sa Davao, yung Davao Death Squad. Meron pa akong tatanong tungkol dun sa privilege speech mo, but Senator, we have viewers watching from Hong Kong and the United mm-hmm. States. Baka you can say hi. Ay, binabati natin yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong at sa US at hopefully buti na nasusubaybayan nyo ang mga nangyari sa Pilipinas. We'll have to take a break, time. Yes, so thank you for everyone who's watching right now. We'll just have to take a few minute break for a few minutes. You're watching INQ&A with Senator Sonny Trillanes. We'll be back soon. Thank you.
Billboard Go Premium. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manap. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay kanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Good evening and welcome back to INQ&A. Umuusok yung studio sa mga nasabi ni Senator Sunny Trillanes. So balik po tayo. Senator, merong isang nung nagsasalita po kayo sa privilege speech niyo. Meron kayong isang meron kayong isang tanong na talagang I think maraming napaisip eh. So nung unang lumabas si Matubato, tinanong si General De La Rosa, kilala niyo ba siya? Sabi niya, I've never seen that man before in my whole life. Pero narinig ko, tirador yan siya. Diba? May ganun siya. So, binanggit mo yun. Yes. Tapos, kinonek mo, daming proof. Tatatrabaho sa city mayors, naka-detailed sa heinous crimes. Tapos, ang tanong nyo, anong ginagawa ng hitman sa office ng city mayor? Yes, yun lang. Ano ba ang sagot dun? Precisely. Kaya kailangan natin mag-imbestiga, no? Mm-hmm. And ito 'yan. Yung mga claims niya na mga pinatay, mga inabdak, tapos kung saan tapunan, lahat nag-check out. Mm-hmm. Tapos ando doon pa rin siya sa Office of the City Mayor for 24 years. Ito 24 years. Oh, illiterate ito. Mm-hmm. Hindi siya marunong magmaneho. Hindi naman siguro 'to taga-timpla ng kape. Tapos meron siyang barel na government issued barrel, may license na bawal, by the way, kasi nga hindi siya marunong magbasa, no? Pero nagawa nila ng paraan na meron siyang barrel. Iyon ngayon ang mga mabibigat na tanong, di ba? And kung nag-check out lahat ng mga sinabi niya, ibig sabihin totoo rin yung sinasabi niya, na malamang totoo at least yung sinasabi niya na lahat ng ito, yung Davao Death Squad, ang mastermind nito ay si President Duterte nung siya ay mayor pa ng Davao City. Alam nyo, kahit magbulag-bulagan tayo, no? Alam na natin na may idea tayo o kahit nakagip tayo ng mga balita about the Davao Death Squad. Mm-hmm. The President himself admitted na meron silang napatay na 1,700. He was bragging about it. Mm-hmm. So, ito na ngayon yung confirmation ng mga sinasabi mismo ni President Duterte. Minsan, nagugulat lang ako sa mga ibang kasamahan ko na they're acting as if President Duterte is a saint. When he never pretended to be one. Mm-hmm. In fact, yesterday, he was questioning the existence of that. So, anyway, that's another story. Pero, yun eh. Diba? Ito na ngayon yung confirmation, validation nung sinasabi mismo at pinagmamalaki ni President Duterte. Anong next step sa Senado ngayon? Yun na nga. Ang sinasabi ko, grabe itong allegation na to. We cannot sweep this under the rug. Mm-hmm. So, at the very least, we dig deeper. Tignan natin kung saan ito pupunta. At least, ma-rule out man lang natin. Give the President also the opportunity to clear his name. Mm-hmm. Kung wala talaga tayong makita, di at least safe tayo, masasabi natin the country is in good hands, hindi mass murderer yung presidente natin. Pero kung totoo, may kailangan tayong pag-usapan. Kailangan mag-usap-usap pong muli ang mga Pilipino kung okay lang sa atin yan. Wow.
Senator, I'm gonna connect two questions from social media. The first one is from Landatron 123. Do you see a better Philippines without the governance of Duterte administration? And the other one from Grace Bello Galas. If you're elected president of this country, how will you totally stop the illegal drug trade? Okay. Yung do we see a better Philippines without President Duterte? Most definitely. That's my position during the campaign. I believe we had a better candidate in Senator Grace Poe, but the people chose President Duterte, so we'll have to live with that. As regards the how to handle the illegal drug trade, sa akin, it should be holistic. Ano? Mm-hmm. Yung ano po, ano, kailangan yung sa demand side, yung mga hindi pa nalululong o hindi pa pumapasok sa droga, kailangan may massive information campaign sa mga schools, sa mga churches, communities, yung mga ill effects ng drugs sa mga magulang. Kailangan, bata pa lang, isabihin na natin kung mm-hmm. nagpo-promote sila ng sex education, why not have that component sa ating basic education system against illegal drugs. So that's one. Doon naman sa mga nalulong na, kailangan natin ng rehabilitation component. Mm-hmm. We have to get it out of the system kasi may chemical imbalances na kinukos yan. Pero, hindi yan imposible na task. We know of people na nag-experiment sa droga o nalulong sa droga, but somehow, through whether it's a religious experience o nag-rehab or nag-mature o nag-asawa, mm-hmm. nawala eh sa sistema. So you can give them another chance. Now, dun sa supply side, kailangan nating i-upgrade yung capacity ng PDEA to handle the drug problem. Modernize natin equipment, dagdagan natin yung kanilang personnel, dagdagan natin ang pondo nila for operations and intelligence gathering. Mm-hmm. So, ito yung mga pwedeng gawin nila. Dun sa prosecution side, kailangan natin mag-create ng drug courts na dedicated for to handle drug cases. May mga prosecution, mga prosecutors din na dedicated for that. Tapos, detention facilities na para din sa mga suspects at mga what's this? Yung mga detainees. So, yan yung mga pwede nating gawin na mga policies mm-hmm. to address the drug problem. Sa House of Representatives, so may ongoing inquiry naman dun sa supposed illegal drugs trade sa Bilibid. Kung basa nyo dun? Eh, sa akin, ano yan, ha? Mga coercive tactics yan. Unang-una, credibility-wise, character-wise, you cannot rely on convicts. Ano? You cannot hold on to the word of convicts. So, yun ang problema dun eh. Bakit nangyari yan, tapos binigyan pa kagad ng immunity. Tapos akala ko ba, war on drugs tayo, sinabi nyo, itong mga drug lords sa Bilibid, yan yung mga nag-handle ng ilang percent of the drug trade in the country. Tapos ngayon, kapartner nyo. Di ba? Parang in the pursuit of an alleged protector. Mm-hmm. So, mas pinaburan nyo yung drug lord. Di ba? Kaysa doon sa sinasabi, yung protector kasi is ano lang yan eh. So many levels lower yan. Kasi mm-hmm. drug lord ang pinakang culprit. So it doesn't make sense. But kung ang kanilang ultimate objective is to have a chilling effect dun sa mga kumakalaban kay President Duterte, and they're able to achieve that. At least for some. Ano naman ang sagot niyo sa puna na or yung criticism na yung ginagawa niyo naman sa Senado, coercive din. In what way? Outnumbered nga kami at every turn. Eh. Mm-hmm. So, ang sa akin dito, kung bogus ito, then I always say this, we will fall flat on our faces. Eh. Mm-hmm. Pero, we will let the people decide. We should always let the people decide. Kung mali yan, huwag natin pagtakpan. Napat. Mm-hmm. Senator, you have experience in vetting and investigating. Question again from Grace Bello Galas. Do you believe that De Lima is benefiting from drug money? Or how about other accusations against him? Ako personally, it doesn't fit the profile. Ano? Ito yung sa akin. Ang sinasabi nila,
on the take si Senator De Lima doon sa mga drug lords na nasa Bilibid. Pero kung maalala ninyo, it was only during the term of then Secretary of Justice De Lima na na-raid itong Bilibid. Mm-hmm. And she did that ilan dozens of times. Sunod-sunod, doon na-expose yung mga jacuzzi, yung mga ano. It's not under the Duterte administration. Mm-hmm. She started it 2014 pa. So, sinunod-sunod niya. Kumbaga, ginulo niya yung buhay ng mga drug lords doon. Nilipat niya yung mga ano. So, talagang na-disrupt yung kanilang operations. So, it doesn't make sense na tapos mong guluhin yung kanilang operations, eh, hihingi ka. The normal or human nature siguro would or yung ordinaryong kalakaran siguro niyan would be bago mo guguluhin magpapadala kay emisaryo o magbigay kayo ng pera, kung hindi guguluhin namin kayo. O pag nag-cough up sila ng pera, hindi mo naguguluhin. Pero ito ni-raid ito siguro mga 30 times eh, tapos saka mo ihinga ng pera. It doesn't make sense. Kumbaga hindi maganda yung script. Senator, President Duterte has been visiting the military camps, you know, to try to explain the war on drugs and enlist the support. May tanong si B. Vergara, how close do you think is Duterte to politicizing the military? Sa akin, ano, no? Dangerously close na. Kasi ngayon I would have to say talagang very supportive yung yung armed forces sa kanya, no? And again, I'll go back to the time of President Aquino. Na professionalize niya na yung ranks niyan. Napili niya mga magagaling na mga opisyal, which incidentally sila pa rin naman yung mga nakaupo diyan. Kaya okay yung leadership. Ngayon yung kahit yung mga sundalo ano rin kay supportive kay President Aquino, pero hindi niya misuse and inabuse yung loyalty and support na yon. Ako ang fear ko lang dito kasi highly suspicious yung frequency ng visits. You don't need to visit every camp in the armed forces to deliver your point. Di ba? So, ako kinakabahan ako dyan, and in relation dito sa claims ni Mr. Matubato, parang delikadong ano yan, combination. Yung combination na yan. Senator, yung pagbisita niya, might it have something to do also with the resistance in the military to the peace talks with the Communist Party? Last week, bisita namin yung Tiamson couple, natanong din namin sila, so meron din silang perspective. Anong tingin niyo? Pwede yun. One of the objectives yun, maalala nyo, habang binibisita niya yung mga kampo, pinapalabas niya yung mga CPP-NPA leaders. Mm. So, kumbaga, parang sleight of hand yan. Na-entertain yung mga sundalo natin while pinapakawalan yung mga leaders. Kaya wala signify man lang ng ano doon, ng opposition. So, that's one. Pero, another objective is probably yung kanilang yung paranoia na baka may destabilization moves going on. Wala naman, ano? Kasi talagang yung rank and file ngayon, the officer corps, talagang very professional ang AFP natin ngayon. Then the third one is sinusuyo mo. Kinukuha mo yung loyalty at baka i-employ mo for other purposes. Yun ang delikado. So your information is that the military fully backs the president because yes. Ang sabi din sa peace talks, may mga hindi masaya dun sa nangyari. Merong ganun, ano? Hindi mo wawala yon. May mga nag-express ng disappointment or... Pero konti lang. Oo, konti lang but not enough to overcome yung loyalty and support kay President Duterte.
Pero yung back to the original question na is he politicizing the military, and you say he's coming dangerously close. Dangerously close. Because of his frequent visits? No. Sa akin kasi dito is the moment he employs them for political purposes, yun yun. Kaya nga, ang highly suspicious doon yung frequency of visits. Kung hindi mo wala ka namang planong i-employ sila for other political purposes, you don't need to overdo it. You can deliver your message, your support for the AFP sa isang ano lang. So itong state of lawless violence, that allows the military to take part in law enforcement efforts. Is that part of the political activity ang sinasabi niya? I believe he is pushing the boundaries. Kinukondisyon yung mind ng mga kababayan natin na ayan, sanay na tayo sa state of national emergency, state of lawlessness. So, parang this is the new normal. So, pag nag-next step ka na, maglagay ka na ng mga platoons of soldiers at some areas of the of the metropolis, yun na yung nag-level up ka na until next thing you know, yun na. Another thing, Senator, I think hindi naman yata sikreto na the AFP is one of the most maybe pro-American of institutions in the Philippines. There's a lot of interaction with the American military. The top people go to school in the U.S. In a few weeks, we'll have another military, another war game exercise. With that background, the president repeatedly saying, "I'm crossing the Rubicon, and we're about to, you know, let go for alliance with the U.S." And how do you think is that impacting on the military? Yun yung nagkakaroon ng ano ngayon, ng some concerns. Concerns pa lang naman. Pero it's mainly sa officer corps. Sa rank and file, they're just doing their job. Yun naman ang ginagawa ni President Duterte, kasi he feels na malapit na siya magkaroon ng cult following and it's expanding fast. So, tinetest niya yon. So, kumbaga, he keeps on floating these ideas na at some point, dito na tayo, sa China and Russia, mawawala na tayo sa US. So, he's letting these trial balloons float around para masanay yung not only the soldiers but the populace with that idea na ganun na nga. Senator, you spent 4 years in the PMA, 12 years in the Philippine Navy. Ikaw personally, ano tingin mo dun sa trial balloon na yun? Sa akin, ano yan? From a practical perspective, tanggalin natin yung political, ano? Being a former soldier in the AFP sa Navy, hindi mo maiisip paano mo i-operate yung Chinese made warship. Ang problema yan sa maintenance manuals lang. Nakita namin yan with other foreign made na vessels. May language barrier kagad. Mahirap yan. Then whereas sa American made equipment ando doon eh. Alam nyo kagad how things are done. Even the machines, the machinery, the main engines, for example, ng barko. So, familiar kayo sa, So, yun pa lang yun sa technical or maintenance aspect lang, mabigat na. Tanggalin mo pa yung political aspect. Of course, that's for the AFP leadership to handle. Senator, babalikan natin yung isang issue nung campaign. A question from Flores Pilita. What happened to Duterte's BPI certifications that were supposed to be released after 10 days? Ano nang nangyari doon? Yun yung tinatanong ko. Actually, binibilang ko ilan na. Ilang buwan na to. Diba? So, baka magandang maitanong yan ulit. Later on. Kaya natatakot yung mga iba mong kasama sa Senado, Senator. Kahapon meron ka pang we are not out to oust anyone, at least not yet.
Well, yun na nga, no? Pabiro lang ba yan? O, you know, pampa... Ayoko naman kasing magsabi na it's not gonna happen. And I'm not talking about any extra-constitutional ouster plot. Ano yan? Figment na ng imagination nila yan. Kasi yung impeachment, it's a part of the constitutional processes. And when you vote to convict, you're basically voting to oust. Diba? So... Yun naman ang konteksto po nun. Pero malayo pa tayo dyan. Malayo pa ho tayo dyan. Dito pa lang tayo sa fact-finding. And yun po. You said this already, but I just want to make sure. It is also possible that, in fact, walang kinalaman si Presidente. Pwede ho. Kaya nga, sinasabi ko, dapat yung mga kaalyado ni President Duterte, mas game sila dito, dapat mas eager sila to prove na walang kinalaman si President Duterte, kasi yun yung transparency, ano? Kasi i-compare natin kay President Aquino. Remember yung sa DAP issue, tsaka yung Mama Sapano? Wala siyang ni-restrain. Lahat ng kailangan nyo, binigay. Hindi, wala siyang pinigilan. Ako, kaalyado ko ni President Aquino. Hindi ako sinabihan na ganito pa i-anuhin mo yung i-outvote nyo si Senator Grace Poe as the chairman. Walang ganon, mga underhanded tactics. Talagang piniga natin. And we saw for ourselves na walang kinalaman. Senator, ang bilis ng oras. We only have 7 minutes left. Meron pa tayong konting game. Ano? But baka we can ask you. So, yung media nakatutok talaga, lalo na sa Senado kasi ang dami nangyayari. So, there's a lot of coverage of extrajudicial killings and hearings sa emergency power, sa budget. Meron ba kaming nakaligtaan? Meron bang mga importanteng nangyayari sa Senado na hindi namin nakikita dahil nakatutok kami dun sa mga nabanggit ko? Okay. Wala pa sa Senado, pero sa House of Representatives, baka ilalabas na nila. Itong tax reform program nitong Duterte administration, kailangan nyo itong himayin. Kasi mabigat po ito, no? Plano nilang dagdagan ang excise tax ng gasolina ng 6 pesos, yung diesel, dadagdagan nila ng per liter ito, 6 pesos per liter. Yung mga sugary drinks, dadagdagan nila ng excise tax din. So, sa tamaan dito yung mga kababayan natin. And baka kasi dito sa political noise nito ng EJK at nitong kay Mr. Matubato, malulusutan ito. Mabigat ito sa bulsa. Kaya kailangan malaman ito ng mga kababayan natin. Parang kanina lang yata, mayroong panukala sa House na yung sa senior citizens. Sa senior, maalis yung value added. Oh, so kasama yon, part of the package yon. So tatanggalin nila yung exemptions ng senior citizens sa mga restaurants, pati mga persons with disabilities. So yan, kaya kailangan makita nyo na hindi ito lahat ano lang drug war, hindi ito ano. So yan, tatamaan talaga sila sa bulsa nila. Ano naman sa tingin mo ang magiging reaction ng Senado as an institution pag dumating na yung when you have your own counterpart deal? Well, sa akin, hindi ko pa lulusutin talaga yan. Ano? But, isang boto lang ako. Kaya nga kailangan makita natin, bantayan natin yung mga magtutulak niyan. At kailangan magalit yung mga kababayan natin dito kasi sa hirap ng buhay ngayon, we cannot afford additional taxes. So, nakita nyo, no? While the propaganda is bababaan daw yung income tax, pero yung pala, babawiin dito. Kasi kung 6 pesos per liter ang itataas sa diesel, so yung sabihin, tataas yung pamasahe, tataas yung bilihin, yun na yun. Okay, meron pa tayong game, pero baka pwede ko pang matanong to. Saan ba to? Meron tayong reader, na ang gusto lang niya malaman, Senator, is it worth it? Hindi ko alam kung ano hindi sabihin, pero is it worth it? Well, itong risk na kinakaharap natin, standing up, ano? Yes, it is. Kasi this is the only country that we have. Kung masira ito under the wrong hands, talagang marami maghihirap na Pilipino. So, yes, it is worth it.
Okay, time. Okay, let's proceed. So welcome to the last segment of our show. Thank you to those watching INQ&A with Senator Sonny Trillanes. The last segment is called The Good, the Bad, and the Maybe. I already explained it with the senator. Basically, we will just give him 10 topics related to the Philippines, and he will have to answer if it's a good idea or a bad idea. He can say maybe if he's unsure or he feels that it's a controversial topic, but only once. Okay, so let's start with the 10 topics. So the first one, Duterte visiting or touring military bases? Good idea. The second, Philippines following the Colombia model for war on drugs? Good idea. President Duterte visiting China? Good idea. Decision to abort the transfer of Bilibid to Fort Magsaysay? Good idea. Good idea lahat. To abort. Okay. Federalism system in the Philippines. Bad idea. Modeling the Philippine healthcare system on that of Cuba. Good idea. DOF proposal to increase sin tax. Good idea. Perfecto Yasay as Secretary of Foreign Affairs. Good idea. Your friend Senator Cayetano as Secretary of Foreign Affairs. Good idea. Gloria Macapagal Arroyo as Secretary of Foreign Affairs. Bad idea. Okay, so that's a 10 items. So, you want to explain? Would you like to explain to some qualify? Of those? Okay. Yung visiting military camps, good idea yan kung maganda yung intention mo. Mm-hmm. Pero kung ang plano mo later on ay kaya mo kinukuha yung mm-hmm. kanilang suporta o nililigaw mo sila for other purposes, then it becomes a bad one. So at this point in time, it's on its face, it's still a good idea. Mm-hmm. Ngayon, yung visiting China, while we should remain or strengthen our alliance with the US, mm-hmm. but we should continue to engage China in other matters through the trade, mm-hmm. The tourism, and mm-hmm. yung what's this, rights of the OFWs. Mm-hmm. And what else yung isa? Bilibid to Fort Magsaysay, yeah, federalism. Federalism talagang ano yan, that's a recipe for a disaster kasi maghihiwa-hiwalay yung ating bansa pagka tinuloy natin yan. May mga states na mag-aasenso sila and they will just break away ano, from the central government. Ganun po. Yeah. Senator, mukhang wala na talaga tayong oras eh. Sayang, bilis ng panahon. Magpaalam na tayo. Yes, thank you very much, Senator, and to everyone watching INQ&A tonight. Follow us on social media, Twitter, JNary_newsstand and KSabilioINQ to learn who is next on the hot seat. So far, we've had, I think, record-breaking viewers tonight. So, thank you very much and good night. And now we have this incident kanina. And now we just saw a news item quoting Speaker Alvarez saying that somebody must be out to silence Sebastian. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards. They're fools. And they're liars. That is the bunch of officials that we have now. May mga istorya rin. I just saw yung mga ano rin, mga feeds. Sa ano yung kanina? Ano naman ito? Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail. Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major.
Don Gael told them to stop and warn them of the consequences of... Sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Are we napaka... Taka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. David Fortune is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga sa. Tapos gagawa ng istoryang ganyan? Na nagsasabu kaya nagkarayot? Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo. Katulad nung kahapon na naman. Ano naman 300 million na yan. Tama na po. Sino may susunod nilang gibipitin? Sino may susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga anong privacy na mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nanapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila, mga sumbong nila sa akin. And I feel so hopeless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila ayan kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me! I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, mga well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha, maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country! Di ba ako duwag? Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga ano, mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin nyo na ako ngayon. Ngayon naman talaga gusto nyo. Ikulong nyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Matagal na hong may serious threat ako sa may serious threat sa akin, pero pinagsasantabi ko lang po yun. Ang attitude ko lang po, ang attitude ko naman pagdating sa bagay noon, noon pa maski noon na meron din ako mga threat yun, nung mga pinalipat ko yan, may mga threat ako galing sa kanila, ilan sa kanila, hindi naman lahat sila, but ang attitude ko, kapag oras mo na kahit ano pa bang isang katerbang security. Kung talagang oras mo na. I cannot of course say conclusively what exactly happened. But hindi ko po pinapaniwalaan yung version nila ngayon na riot. Why do I say this? Meron din po ako naging report noon. Remember, may sinabi sila sometime in August na nagbiglang nagparang
surprise inspection sa Building 14 at meron pa rin daw mga nakuha na ilan-ilan na mga kontrabando doon daw kay Peter ko. Ayoko po na sana itong ipalabas. But again, my source is A1. I cannot disclose who he is right now, but again, he's A1. Yung mismong gwardiya na yun ang supposedly nag-report per their official report na parang yung parang naging official complainant, I think, dyan sa mga ano na yan, na may mga nakuha na naman ng mga kontrabando from one of the inmates. Yung guard na yan, hindi niya inaamin yan. Yung guard na yan, sinabi, basta pinapirma na lang ako dyan, ako pinalabas na nakadiskubre nung so-called contrabands na yon. So mga pinipilit na mga nagplaplanta na sila ng mga ebidensya. Yan, yung katulad ng ano na yan. Yung kung totoo na naman yan, kung totoo lang, na riot talaga yan, kagagawan yan mismo nila Sebastian. Hindi yan nalalayo dyan sa mga official version nila ng mga ng agaw, ng laban. This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa gera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan dyan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to linunok niya ngayon in the very rare moment na linunok niya ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Ang nangyayari po, this is my analysis. You may or may not agree with me, but I've been thinking about this. Sa mga nangyayari ngayon, there are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa nung 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaali-aligid dyan ngayon sa Pangulo, yung iba dyan nakikita nyo sa House Inquiry, ay they are taking advantage, they are capitalizing on the personal vendetta on the part of the president. Ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali, ng mga impormasyon, ng mga lies. Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believed drug queen. Because dyan sa mga factory of lies na pinifeed ng mga personalidad na yan na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also, dahil may mga kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila, o kaya kung ano man ng mga iba pang mga agenda na iipit sila at yun ang pinapagawa sa kanila. Hindi ka namin kakasuhan, basta ipitin mo, ituro mo si Delima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa, ang bayan. Dahil naapektuhan na ng gusto. Pinagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo, nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman nasisisihin dyan. But you know who. Senator, paano makaka-apekto yung apology ni President sa proving your innocence yung case nyo po? Yung ganyan. Na-invento nga lahat yan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat yan. Lahat, invento. Invento yung drug matrix na yan.
na parabang Pangasinan Mafia, imbento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako ang binigyan ng pera through Sebastian, ng ulekta, etc., etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakupkup daw, nakuha daw nung raid. And all those other lies. Yan ang nangyayari. Ang bilis maniwala ng Pangulo o kaya gusto niyang maniwala o kaya sadya na yung ibang mga lies na yan galing sa kanila mismo. Definitely. Yes, but what is their reason? What's your analysis? Why are they still refusing to testify again? Maybe kahit mga drug convicts yan, marunong pa rin naman makonsyensya siguro. Huh? I don't know. You can ask them. Kasi nga ayaw nga marap, ayaw nga mag-testify, ayaw nga mag-execute ng sinumpa ang salaysay. Katulad nung iba. Follow up on your story. And meron pa ako from another A1 source na allegedly meron din yan mga listahan kung sino yung mga tunay na mga nagbe-benefit from them and kung sino tunay na mga drug lords din. Follow up, ma'am, on your source. That's A1. Pardon? Why is he feeding you disinformation? The A1 source? He cares for me, I think. He's concerned about me, as so many others. And he just happens to have an access sa mga yan. Iba-iba naman to, hindi lang naman to isa. Pero yung tungkol dun sa mga text ni Mrs. Sebastian, isang source ito. Yes. Right now, I have no option. I'm just here. I'm just trying to do my job, even if, of course, I'm so distracted. Pagtatanong mga iba, nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? Nakakakain pa naman po ako. Nakakatulog pa naman po ako, pero hindi na ako normal. Average na lang po ng 3 to 4 hours. Nakakatulog na lang ako sa sheer exhaustion, mentally especially. Isip ng isip. Nakakatulog ako, 12 o'clock, 1 o'clock ng umaga. Bigla na naman ako nagigising, alas 3, alas 4. At hindi na ako uli na nakakatulog. Isip na naman ako ng isip. So definitely has a toll on my health. It has a toll on my very well-being. It has a toll on my family. My family is suffering. Alam niyo lang, people ask me, how do you feel? Ano nararamdaman mo? Pakisabi nga ako sa akin, how do I feel? Pakisabi nga ho sa akin, alam nyo ba how do I feel? No one in this room can imagine itong dinadala ko dito sa loob na hindi ko alam bakit ako. Do I deserve this? I certainly do not. Tama na po. Stop it. Stop the madness. I've been telling you kasi, Mr. President, di kayo nakikinig eh. Nung sa ano pa lang, sa Kamuning Bacon eh. I warned him already, mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho. Magiging basehan ng kakahiyan nyo. Kahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan. Na yung mga pinifeed sa inyo, puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Ma'am, mas gugustin niyo ba na kumantong na sa korte yung mga issue against you para mas may defense yung proper venue to defend yourself? Matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang pagod ko,
Wala nga akong resources to hire lawyers at this point. Although I'm glad there are some who have volunteered already. Kung kailangan daw sila, sabihan lang sila. But I have not really talked to them yet. I have no time to talk to them yet. Wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga ang mga kaso na yan. These will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, gusto talaga namin tumulong, send Lida. But di namin alam kung paano. They send messages sa Facebook, Twitter, etc. Pati di ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano ba kami makatulong? My only common response is, ipagpatuloy niyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal niyo ako, ipagdasal niyo ang Pangulo na maliwanagan na, how do you say that in Tagalog? Ipagdasal ang bayan. Eh dahil nga sa utak niya ho talaga, wala ho siyang ibang hangarin, sirain ako, destroy me at all costs. I'm the only agenda. Sabi nga yan sa text ng asawa ni Sebastian, ako lang naman daw ang kailangan. So parang pinakapunto, reading between the lines, nitong message ni Mrs. ni JB Sebastian, yung reading between the lines, parang sinasabi niya, eh, si Sebastian ang iniipit para lang makuha si De Lima. Kasi something like, maiintindihan naman ni De Lima later na ganito ang gagawin mo, na sundin mo na yung pinapagawa sa'yo. Ituro mo na si De Lima kahit hindi totoo. Yes. If you're asking about how prepared I am, I'm never prepared for this magnitude. Many of you, I think, have covered my stint, or some, a few of you have covered my stint at the CHR, at the DOJ, at the national scene. And alam nyo naman na ilang mga pagsusubok na, ilan na hong mga high-profile cases naman ang mga I was right there at the center. Pero ngayon lang ho, ganito eh. This is the worst challenge. Sa sobrang sheer brazenness, it's almost surreal. It's unimaginable, it's unprecedented na ginagawa ng isang sitting pangulo ang mga pinaggagawa nila ngayon against a sitting senator. Because of personal vendetta and whatever hidden motives he has. Tapos, ginagamit as pawns, as tools, as instruments, mga delights of Aguirre and all other operators to further the president's evil design. Ma'am, bakit ba talaga hindi sinama sa Bilibid 19 si JB Sebastian? Nabanggit na pan po yan. Ang pwede po talagang makakapagsabi niyan ay sila General Villasanta at General Director Bukayo. Kasi sila yung nasa sentro ng mga intel gathering noon. They represented to me noon na hindi daw pwedeng ilipat si Sebastian kasi asset siya. O isa siya sa mga asset. Meaning, yung ibang mga impormasyon na kinakalap nila o kinalap nila noon nung nag-decide na kami na mag-raid ay galing daw po kay Sebastian.
Inilininaw ko po ha na hindi po siya personal asset ko. Bilang Secretary of Justice, I'm not into the business of having intelligence assets because I'm not into the function of intelligence. But there are certain subordinates and units under the Department of Justice which do intel work. So they supply me with intel. But on my own, as a DOJ secretary, I do not have any business handling a particular asset. So he was not my asset, but asset of the group, of the government group, yung interagency, particularly PAOK, dun sa problema tungkol sa dyan sa mga impormasyon na yan tungkol sa drug trade within Bilibid. That's why I've been suggesting na sana ipatawag din sila General Villasanta, sila General Bukayo, and other officials. Dahil sila mga nakakaalam yan, limited lang ang knowledge ko sa mga bagay na yan. But purposely, I'm not accessing any of these former officials para wala akong mga masabi na naman yung mga nag-aakusa sa akin. Thank you. Yung pagkakaalala ko dun sa itsura ng ano na yan, ng Bilibid, Building 14, kasi nagkaroon naman ng parang blessing. Nung natapos na po yung renovation, parang inaugural blessing or something, ay may mga kanya-kanyang cells, itong mga high-profile convicts na yan. If I'm not mistaken, the capacity was about 42. So that's why pinadagdagan ko. And ultimately, pinasama ko na po dyan si Sebastian. Yes. Because of the sheer obsession. May mga pinipilit na nga yung ibang subordinates, ibang mga dating staff ko, mga subordinates, nagpapaano ng mga kung ano-ano, kung mga sinasabing mga drug at bank accounts, na sa akin daw yun, they won't stop, and I, that's why. Sana makinig na po ang Pangulo. Hindi niyo po ako wag niyo po akong sisisihin later na hindi ho kayo nakikinig, tapos all of a sudden, it all blows down. It all blows up on your face, Mr. President. Na marirealize nyo rin na mali lahat yan. Hindi totoo lahat yan. Thank you. With all these issues and controversies, may pagsisisi po ba na tumakbo kayo sa pagkasenador? And kumusta po yung health condition nyo? Nice question, no? May nagtanong na rin sa akin yan. Sabi ko nga, on one hand, hindi naman sa nagsisisi. Parang I was just telling myself, sana hindi na lang ako nanalo. Para hindi na ako pinag-initan in the sense. Kaya lang naman ako pinag-initan uli. Dati nang may mainit talaga sa akin, lalong naging mainit nung I initiated the probe, the inquiry into the extrajudicial killing. So one hand, ganun, sana hindi na lang ako nanalo para hindi ako pinag-didiskitahan ngayon. On the other hand, trabaho ito, mandato ng bayan na may gagawin akong trabaho. So ako po, ang attitude ko palagi, kung ano yung tama, ginagawa ko. Basta alam ko na yun ang tamang gawin, ginagawa ko, regardless of the consequences. Hindi naman po kasi ako politiko, hindi po ako nag-iisip ng bilang politiko. I never think about my personal interests, let alone any political interest or political agenda. Kagaya nito, yung pagpalabas ko kay Matubato, hindi ko naman yan pinaalam sa LP, hindi ko naman sinabihan yung mga allies ko. Halos wala akong pinagsabihan kundi sa Senator Sonny Trillanes. So, kasi hindi ako politiko.
People are asking me, what is your end game? Because some are questioning. Napaka parang hindi ka ata nag-iisip, Senator Laila, na parang wala ka namang kalaban-laban ngayon. Ilalabas mo yung ganyang ka-explosive na witness. Sisiraan lang yan. And then, di naman maniniwala karamihan kasi still the president is still so popular. So what exactly do you want to achieve? Ang pinakasagot ko na lang, what about the truth? That's all. What about the truth? Maraming salamat po. President Duterte, Zen Hernandez po, ABS-CBN. Your reaction lang to a press con by Senator De Lima saying that there are forces, elements around you who are taking advantage of your, well, anger or hatred sa kanya dahil po sa 2009 investigation of EJK. Look, she was the chairperson of the Human Rights for many years. She was the Secretary of Justice for many years. She has been a senator for a time now. In all of these events in her life, she talked about me harping on extrajudicial killing. And yet, to this day, no case is filed. I was investigated once by the rapport, Philip Alston, and she was to have me investigated again by the UN through a new... Ako yung in-appin dyan, tapos ako po... You know, I'd like to, in all sincerity, as a human being, I think honestly, I'm not trying to derogate her. She's a lawyer. She's bright. I think she's breaking down. I would suggest that she takes days off, then maybe, you know, I am afraid that I said, if she continues yakking there and listening to, she will have a nervous breakdown. Sir, she dared the government to arrest her if you have evidence. Anong gawain ko sa kanya? I-recommend ko siya sa anong Viva Films o yung sa ABS-CBN kahapon lamang. Joseph. Actually, except for the itong drugs linking her sa the I think the most serious charge against her is the portals of the national government has been opened by her election as senator because of drug money. We are now in narco politics. Let kayong lahat, huwag ninyong bulahin sarili nyo. 92% of the total barangays in the Philippines are affected with drugs. There are 11,000 mga police. Wag, hindi ikaw. Police yan eh. And about 16,000 barangay captains. That is why I am not in favor of calling an election now. Drug money will flow down to the basic unit, the barangays, and it will strengthen the hold of narco politics now existing in our country. It behoves upon me to tell you what is the truth and prevent something catastrophic in the future. 4 million drug addicts, I said, is no joke. My God. Yes, sir. Joseph Morong of GMA. Sir, good afternoon po. Sir, yung kahapon, may apology tayo dun sa tatlo na tao. Sir, does it not put to question yung credibility ng ibang mga drug list no, natin? No, I don't. Because, kasi yung magkasama eh. So, if you are together... But you know the law, mere presence of someone else's crime does not make you a criminal too. Mere passive presence of another person's crime cannot make you a criminal. That is the rule. Now, sa lahat,
from police to military, merong isang suddenly it's a bold underscored, then it becomes thin. Then hindi ko mahanap ang connection. Now, I said, it is my duty to tell the nation what's happening. But it is also my duty that if I commit wrong, I should apologize. That is the way to go in this world. So I am again, for the third time and the last time, I am offering my apology to Governor Spino, si Season, kasi hindi talaga clear. But yung Baraan na yon, Undersecretary, kasama yon doon sa Matrix, kasama yon, sigurado ako. Yung kapatid niyang si Baraan pababa, this guy was already dismissed from government service. Why? Because convicted na siya for smuggling of our metallic black sand. Si Espino, it has nothing to do with drugs, but he's also facing a charge in the Sandigan, same, smuggling of black sand. Metallic yan eh. Pero kung may kaso pa, wala na. Pero yung sa drugs, hindi ko talaga makita yung linya. And as a lawyer, when you make public a certain wrong against a person, you'd have effectively destroyed his reputation. So kaya, fair is fair. Wala naman akong ano kung nagkamali ako. Marami akong pagkamali sa buhay. So sir? I will not pretend that I am perfect. I have so many faults in life. But I've never been faulty in the choice of... Sige, sir. Copy, sir. Sir, so ibig sabihin... Sir, ibig sabihin, sir, with regard to the other narco list, you're standing by the information that we have released so far. Yung pong yeah, ibang mga listahan. Ganito yan. The latest, I will... I hope I will... Inshallah, pagbalik ko, I will have one session with the media and I will read. This would be again about the judges, some congressmen, mayors marami, barangay captains, halos lahat, and the police. Military, one or two. So, I go now. One last question, Mr. President. From Bing Habadan of Daily Shimbun. That lady there, you can come with me and can buy a plane. I'll buy your ticket coming back. Hi, Mr. President. Good afternoon. I'm Bing Habadan from the Daily Manila Shimbun. Sir, Senator De Limas was asking if may gusto daw po ba kayo sa kanya? Ano? Ulit mo? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? Ulit mo? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? Ulit mo? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya. Ano? Ulit mo? She was asking, sir, kung may gusto daw po ba kayo sa kanya.